Yes. Oh. Pero dok, like for example, ako, halimbawa dalaga pa ako. Dalaga ka pa naman eh. Hindi, binata na siya. Tapos, nagpa-breast aug ako. Ngayon, nagkaroon ako ng anak, tapos magpapa-breastfeed ako. Is that a term? Breast aug? Yeah, breast aug. Pero nagpa-breast aug ako nung dalaga pa ako, tapos nung nagka-anak ako, magpapa-breastfeed ako, wala bang epekto yun? Yes, yes, walang effect. Because the implant is totally independent. No? Nakahiwalay siya dun sa breast tissue. Yung pinaglalagay ng gatas. Oh, yung pinaglalagay ng gatas. Yung glands. Yung glands. Nasa ilalim niya yung implant. Ah, so, okay. Even magkaroon ng gatas dun sa okay, okay lang, okay lang. Walang problema. Actually, the better yun, di ba? Yes. Ang kasi mahirap pag, ang mahirap kasi merong mga patients, yung like nung pinag-usapan natin before, yung injection. Yes, 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 yes. Iba sa nose. Sa breast, ganun din. May injected breast. So yun ang pwedeng maka-effect sa breastfeeding kasi pag injected breast, kumahalo yung okay. Yung injection, yes, yung silicone. Doon sa gland. Kasi syempre, injection. Wala naman yung ano eh. Hindi nila lang saan pupunta. Pero pag injection, saan yun? Sa nipple? Injection? No, sa balat yun. Ah, sa balat? Yes, oo, sa balat. Ah, so hindi kita yung opera? Hindi kita yung opera. Kasi, totally walang kita. Kasi yung kaibigan ko, nagpa-breast aug siya, andito sa, ano, dito. Sa ilalim. Pag tinatas niyang ganon, dito meron. Maraming ways of putting the implant. Pwedeng intramammary, sa ilalim, katulad na sinasabi mo. Mm-hmm. Pwedeng sa kilikili. Ah, sa kilikili? Kilikili, pwedeng padaanin dyan. Oh. Or pwede dun sa areola. Baka naman mag-tattoo ng dede mo noon. Oo. Oh, kinikili, meron. Okay nga pa, nag-usap tayo ng gano'n. Nandun yung anak ni sir. Okay, reality na. Sandali muna. Pag-usapan natin yun, sir. Kasi di ba siya natatakot talaga eh. Kadalasan saan idinadaan? Kadalasan, sir. Sa inframammary. Sa inframammary. Inframammary. Kaya pala inframammary kasi sa mama. Pag iba naman, pagka... So, pag lalaki yun, impropapare. Kasi yung lalaki. Lalaki yung nagpa-breast aug eh. So, pagka ganon, Dok, pagka dito sa inframammary na yun, pagka, ano yung kadalasan na hindi pwede doon? Anong dahilan? Hindi, pag inframammary, usually, lahat pwede. Lahat pwede. Ah, kadalasan. Pwede, no? Kadalasan. Ang may limitation is yung sa areola or sa axila. Okay, bakit kanina nabanggit yung kanina, Dok, na yung iba sa kilikili? Mm. Bakit po? Iba ayaw nila ng may scar. Ah, yes, oo. Kasi pula yun, di ba? Nakikita. Pwedeng pula. Minsan, mas maitin. Depende. Hindi natin alam. Ay, sa akin pula eh. Gusto makita, Dok? Okay. Okay. Pag sa kilikili, well, usually, ina-advise din yung patient na, kasi pag sa kilikili, if you're fond of wearing yung mga sleeveless. Baka makita. Ah. Pwede rin makita. Sugat din yun eh, no? Sugat din. Pero Dok, bago tayo pumunta doon sa operasyon mismo, anong paghahanda dapat na isang pasyente? Well, yung mga medical, yung katulad din sa ano, may mga test na ginagawa. Yung sa chest, yung sa heart, I mean. Yung paano mo ginagawa ang test? Ginaganong-ganon mo? Hindi. Ano ba, yung medical test mo or yung physical examination ng pasyente? Ilan bang test na dapat daanan ng pasyente bago siya sumailalim sa breast aug? First, pag dumating yung pasyente, titignan natin yung physique niya. Okay. Kasi usually gusto niya malalaki. Ay, yes, oo. Titignan natin yung size ng kanyang chest, chest wall, yung paglalagyan. Kunyari, gusto niya masyadong malaki, you have to measure. May mga measurements eh. Mm-hmm. Pag gusto malaki at hindi pwede sa kanya, you have to sabi mo sa kanya, hindi pwede. Ganon. Ay, depende sa build ng katawan yun. Depende no? sa build, no. Yes. No. Tapos kadalasan sa height. No? Then, you test for yung skin elasticity. Ay, bakit? Kung gano'ng kalaki yung pwedeng i-accommodate. So, ginaganon mo siya? Yes. Hinihila. Ay, talaga? Hihilain mo lang agad ganun? Hinihila yung skin. Ay, talaga? Titignan kung more or less. Kasi siyempre, implant. Hindi pwedeng basta maglagay ka ng malaki dyan. Meron bang, Dok, meron bang mga pupuntang pasyente sa'yo na sa tingin mo, ikaw lang, sa... Yes. Oh, you find your bug na. You found your bug na. Okay. Go ahead, Dora. Okay. Nawala tuloy ako. Okay, Dok.
kadalasan pag may mga may pagkakataon ba na pupunta sa inyo yung pasyente, tapos ang tingin niyo doon sa pasyente, you know, hindi mo kailangan ingay. Kumbaga, kung ako tatanungin mo, huwag na lang kasi bagay sa iyo 'yan. Pagka nagpalaki ka, hindi na bagay sa iyo, papangit ka, may mga ganun ba? Usually sa face 'yun eh, pag sa breast. Pag pumunta yung patient, more often than not, kailangan talaga. Ah, yes, oo. Hindi dito talaga yun. Yes, oo. Oh. Pag sa ilong or sa mata yan, pwede mong sabihin na mukhang hindi mo kailangan. Ah. Kasi pag sa breast, kumbaga ano yan eh, subjective. Mas maganda, mas malaki, mas ano. Pag sa ilong kasi, minsan gusto ng pasyente, mataas na mataas, sasabihin mong hindi bagay sa'yo yan. Oo. Pero pag sa breast. Gusto mo ba ang Pinocchio? Ganun? Pag sa breast, usually. So kadalasan talaga, pagka yung mga pasyente ninyo, Doc, kailangan talaga nila. Yes. Tapos, siyempre, tayo mga Pilipina, hindi naman ganun ka-blessed pagdating sa mga ganun sa sitwasyon sa buhay. Talaga, hindi talaga tayo mga kapos Pilipino. Kapos na tayo. Kapos palad. Hindi, sawing palad. Sawing palad. Pag kapos palad, yun yung malalaki. Ah, yun ba yun? Kasi kapos yung palad mo. Ah, okay. So, sawi ang palad. Sawing palad. pag gano, pag mapalad, katamtaman. Katamtaman lang. Kaya ano yun, sawing palad, mapalad, saka kapos palad. Swerte pala ni Lilit. Kasi si Lilit, kay palad mo. So kadalasan dito sa Pilipinas, pag tinitingnan nyo siya, talagang kailangan niya. Kailangan. So kapag kasi Maria nagpa-augment, eh Maria. That was next. Next up. Pagkasusunod na tanong, meron bang mga pasyente? May mga pasyente ba, Doc, na nagpa-opera, nagpagawa, tapos after 2 months or 3 months, bumabalik. Kasabihin, Doc, pakibalik na sa dati. Hindi naman siguro 2 months. Meron akong patient na after 2 years. Gusto na niya ibalik sa dati. Gusto niya ng patanggal. Bakit, Doc? Ayaw doon ng boyfriend niya. No. Tinanggal. Baka gusto ng boyfriend siya. Delikado. Hoy! Ipatanggal mo yan. Insecure ako. Todas. Patanggal mo yan. Pagbigay mo sa akin. Okay. Pag-usapan naman natin. Tapos na tayo sa babae. Puntahan naman natin lalaki. Ay, sandali muna, Doc. Di ba, meron bang double operation yun? Halimbawa, kapag ako, meron kasi mga inverted nipple, di ba? Yes. Pwedeng double operation na yun? Yes, kasama. One sitting, pwedeng breast augmentation, then yan yung inverted nipple. Yung iba naman, nipple reduction. Yung nililetan yung nipple. Yes, oo. Iba naman, areolar. Ay, di ba, pero wala na raw pakiramdam yung pag nililitan ng nipple? Hindi, meron pa rin. Ay, meron pa rin? Meron pa rin. Oh. Tinetest ko muna. Hindi, pero talagang SOP talaga, Doc, na kapag ka nagpa-breast augment, unang araw pa lamang, dapat makita mo na yung breast. Yung decidido na talaga siya. Yes. Kailangan na talaga. Good BM po. Mag-a-apply daw mga OJT, taga-pisil. Good BM po, how about those who are flat-chested women? Is it a must for them to undergo breast augmentation? Depende pa rin. Depende. Yes, depende. Kasi merong mga katulad niya sinabi mo, sir, bagay naman sa kanila. Pero hindi sila kasi pupunta sa clinic na hindi sila prepared. Hindi satisfied sila for them for the breast. Correct. Kasi yung mga katulad sinabi mo, models. Models. Hindi pupunta sa clinic yan kasi modelo na yan eh. Tama sa kanila yan. Kumikita na sila dahil sa itsura nila. Hindi na nila babaguhin yun. Kasi kadalasan sa modelo, wala talaga. Kadalasan wala talaga, no? Kasi yung damit, yung shape niya. So yung question ni Ma'am is not hold to depende. Depende pa rin. Not all chest, flat-chested woman. No. May nagtatanong dito, pwede mong pag-breastfeeding pag 3 years na ang baby? As long na feeling ko hanggat nagpapa-breastfeed ka, bawal ka magpaano, breast aug. Ano bang question niya? Kung 3 years baby na. Niya nagbe-breastfeed pa siya? Wala siyang sinabi. Pag 3 years na, over na. Over na 'yon. Alam ko up to 2 years lang. Mga 33 years na 'yon. Hindi, kapit-bahay namin
ilang taon na yung asawa niya eh. 73 years na nga eh. 73 years old. Not breastfeeding. Ito for the moms, ha? Oo. Ang breastfeeding. Di ba, anong tagline ng ano, nagpapa-breastfeed, di ba? Oo. It's still breast for babies. Oo, and also to daddies. Baka ito yung for breastfeeding sa mga. Ayan, okay. Sinan din yung ano, yung tinatawag na colostrum, yung pinakama... Up to? Matustansya. Sustansya, yes. 6 months lang. Sabi ng doktor namin after 2 years, maski ang makarating ng up to 2 years. Pwede, pero... On the first year kasi konti na lang yung ano yung yung baga minerals, yung mga ano konti na lang. Kumbaga sagatan ng 6 months talaga nandiyan. Siguro may combination na nangyayari doon. Yes. Kumbaga sagatan ninyo yung unang first 6 months ikakangata. Yes, yung pinaka masustansya. Yes. Oo. Yun yung malapot-lapot pa. Yeah. Oo. Yeah. Ayun, mas augmentation na ulit tayo. Saan tayo mapunta? Wala na, sa kakanggata na naman tayo. Uy, Dok, totoo ba na kapag lumalaki yung areola, ibig sabihin may anak na? Kalimitan, yes. Kalimitan. No? Actually, lumalaki at saka nagiging mas good my team. Hindi na halata sa akin. Okay, pag-usapan naman natin yung mga... lalaki! Tapos tayo sa babae, punta naman natin yung lalaki. Ayan, o. No. May model tayo. Ano yung model natin? Pinili girl. O kahit gaano kalaki daw.